Magandang araw po sa kanilang lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kabarya. Pag-uusapan na naman po natin dito ang mga uri ng barya na collectible. Ito ay hinahanap ng ating mga ka-treasure hunter, kabilang dyan yung mga Pinoy coin buyer. So mayroon nga pong nag-vlog na naghahanap siya ng ganitong klaseng coin. So bago natin na pag-uusapan ito, maya-maya lamang magpapasalamat po muna tayo sa lahat po ng mga sumusubaybay. Road to 30k subscriber na po tayo. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba para updated kayo sa mga i-upload kong videos, mga ka-treasure hunter, mga kabarya dyan. So bago tayo tutuloy sa ating pag-uusapang topic tungkol dito sa coin, ay mag-shoutout po muna tayo kay Titing Gurun. At sa mga nagpapa-shoutout dyan, pasensya na po kayo sapagkat mahirap pong tumingin doon sa ating mga message sapagkat sa dami ay tambak-tambak. Hindi natin mahalungkay, maya-maya ay natambakan na yung message at hindi ko na nabasa. So humihingi po tayo ng paumanhin sa inyo. So pag-uusapan nga po natin dito, mga kabarya, yung G-Centavos na mayroon tayo na hinahanap ng isang vlogger na humihingi siya ng pabor na kapag mayroon ay bibilhin daw niya. So itong vlog natin ay patungkol sa kanyang hinahanap na coin na nagkakahalaga raw ito ng 8,000 piso sa kanya. At atin pong ipakita sa kanya ito at ipakita din natin sa inyo para kung mayroon din kayo, pwede din kayong mag-offer sa ganitong klaseng 10 centavo na sabi niya ay 8,000 pesos. Wala namang error yata ito. Sabi niya wala naman tayong napansing sinabi niya na error coin, pero ganitong klaseng coin na 10 centavos. So ito ay 10 centavo nung panahon ni sino ba ito? Basahin nga natin ng malupit ito. Kasi hindi malabo na siya, hindi na masyadong mabasa eh. Maliit lang kasi ang sulat. Si Baltasar. So ano bang pangalan ni Baltasar na yan? So nabasa po natin ito. Ito po ay si Juan Francisco Baltasar, mga kabarya o mga ka-treasure hunter, si Francisco Baltasar. So sa mga bata dyan na hindi pa nakaabot dito, ayan po ay isang hero ba ito, si Francisco Baltasar? Ayan ay isang hero siguro dahil hindi ko masyadong nalaman yung history ni Francisco Baltasar. So, G centavos po ito. Yung mintage po nito, hindi natin alam kung gaano karami yung na-produce nito nung una. Sapagkat, sa ngayon, bihira ko na rin pong makita ito. Sa mga nakakulikta nito, maaring mayroon sila pero marumi na o maitim na sapagkat matagal na nga po ito. Kung balikta rin natin ay nasa 1981. So, itong hawak natin ay 1981. So mayroong 1970s nito, 1978. Mayroon pa sigurong mas matagal dito. So itong hawak natin ay 1981. So dalawa yung 1981. Tingnan natin kung ano itong pangatlo. 1980. So mayroon tayong 1980, 1981. At 1980. So, dalawang 1981, dalawang 1980. So, 1981. So, tatlong 1981. Dalawang 1980. Yan po yung ang hawak nating barya na hinahanap nung Pinoy coin buyer. So, kay Pinoy coin buyer, mayroon po tayong G centavos. Kung magustuhan mo ito, o
mapansin mo itong binlog ko, paki-comments na lang sa baba. At pwede kang kumontak sa akin sa messenger ko kung gusto mong i-collection itong aking 5 10 centavo na Francisco Baltasar coin na kung saan collectible. So marami pa po tayong collectible coins dito. Hindi mabilang itong nakulikta ko. Sa dami nito eh, malula ka nito. Marami tayong makoleksyon sa iba't ibang panig ng mundo ng mga coin. Lalo na sa mga American coin, marami ako niyan. Pero yan lang ang ating pinapakita. Meron pa ako ditong nakoleksyon na galing sa Bangko Sentral. No? Yan. Commemorative. Pure nickel. So mga commemorative, ito ay nakolikta natin. People power yan. So marami pa tayong mga collection dito. So yan lang, ito lang po muna ang ating ipapakita. So sa nagsabi nito kay Pinoy coin buyer na 8,000 pesos daw ito, tingnan natin kung talagang tama yung kanyang nasabi. So thank you very much for watching. Hanggang sa susunod, maraming salamat po sa inyong panonood.